Okay, class. Ang homework nyo sa weekend ay ito. Isusulat ko sa ating pisara. Homework na naman, ma'am. Isa na yata sa pinaka nakakaasar o pinaka nakakatamad na gawin nung tayo ay nag-aaral pa ay ang takdang aralin o homework. Binibigay ito ng ating mga guro upang mas linangin pa ang ating kaalaman sa kanyang mga tinuro sa araw na yon o sa linggong iyon. Makakatulong ang mga homework o takdang aralin para mas mapaunlad pa o para mas mapaganda pa ang inyong pag-aaral. Base sa definisyon sa internet ng homework. Homework is a set of tasks assigned to students by their teachers to be completed outside the class. Common homework assignments may include required reading, a writing or typing projects, mathematical exercises to be completed, information to be reviewed before a test, or other skills to be practiced. The effect of homework is debated. Generally speaking, homework does not improve academic performance among children and may improve academic skills among older students, especially lower achieving students. Homework also creates stress for students and their parents and reduces the amount of time that students could spend outdoors, exercising, playing, working, sleeping, or in other activities. Bilang estudyante, talagang nakaka-boring o talagang nakakawalang gana ang homework. Pero kung titingnan mo yung good side nito, mas mai-improve nito yung pagbabasa, pagre-research, at yung mga mathematical skills mo. At syempre yung writing and typing mo na din. Siguro, tama din yung definition niya sa dulo kung napakinggan ninyo or kung isesearch nyo rin kung ano meaning ng homework. Mawawala talaga yung ibang oras ng bata para maglaro, mag-exercise, o mag-bonding with family. Pero base sa experience ko, yung homeworks na binibigay sa akin nung elementary, high school at college pa ako ay hindi naman ganun katagal gawin or mabilis lang naman siya. Siguro minamadali ko dati kaya ganun. 2 hours lang, kaya naman matapos agad basta pukosan mo lang. Meron din ako na experience na yung iba, imbis na yung bata yung gumawa ng assignments, pinapagawa nila dun sa magulang nila, sa mga kuya at ate nila. Kaya nawawala din yung purpose ng paggawa ng assignments kasi dapat yung mismong estudyante yung gumagawa. Kaya siguro, dalawang side din ang makikita natin dito, no? Hindi naman lahat kasi one-sided lang. Dapat tingnan natin parehas yung good side at bad side. Tsaka tayo mag-decide kung okay ba yun. Matunog ngayon ang isang House Bill na final ni House Deputy Speaker at Sorsogon Representative Evelina Escudero, yung House Bill 3611 na nagmamandato sa Department of Education na tanggalin yung homework para sa mga kinder hanggang grade 6. Base pa sa kanya, ito yung saktong sinabi niya. Homework assignments can deprive students and parents precious quality time for rest, relaxation, and interaction after school hours, and even on weekends. Yun ay base kay Escudero. Bukod sa no homework policy ni Escudero, pinopropose din dito yung pagtigil dun sa pagdala ng mga libro no mga bata pauwi. Kasi may mga textbook, 'di ba, na binibigay sa mga estudyante.
kasama sa house bill niya yon na hindi na dapat inuwi ng mga bata, na may mga locker dapat yung mga bata sa school, tas doon nila ilalagay yung mga libro nila. Base pa sa bill na yon, no textbooks shall be brought home to prevent the adverse effects of carrying bad to and from school. Base yon sa bill na yon. Ayon din kay Escudero, yung proposal niya ay hindi lang magpapagaan dun sa bigat na dinadala ng estudyante sa mga bag nila. Pinopromote pa nito yung pagbabanding ng mga family with their children's. Tapos nasabi din niya na para nga mapatupad yon, kung sakali man mapapatupad, dapat may mga locker dun sa mga schools para paglagyan ng mga libro ng mga bata. Halos kaparehas din ng house bill ni Escudero yung final ni Quezon City Representative Alfred Vargas. House Bill 3883 naman yung sa kanya. Sa kanya naman, tuwing weekend lang wala dapat assignment. Kasi meron daw siyang nabasa na may pag-aaral sa South Africa noong 2008 na nagsasuggest na yung homework imposes a burden on both children and parents, leading to declining family time and less interest to learn. Kumbaga, nawawala yung bonding ng pamilya pagka ganun. In addition, a few landmark studies have suggested that homework does impact upon family life, in some cases, in a negative way. Yet in general, it is positively associated with academic achievements, sabi ni Alfred Vargas yun. He said this bill would promote school children's physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. Yung bill ni Vargas, di katulad nung kay Escudero, ay may fine dun sa mga teacher o guro na 50,000 or pagkakakulong ng 1 to 2 years pag binayolate yung no homework condition na to. Medyo mabigat no sa ganung bilang no. Kayo mga tropa, palagay ba ninyo dapat nating tanggalin yung assignment na yon? Siguro kung titingnan natin, hindi naman talaga ganun kasama yung epekto ng assignment. Pag bata ka, siguro maasar ka kasi imbis na magpahinga ka na lang, maglaro tuwing weekends or after school, eh meron ka pang gagawin na ganun, no? Pero kung titingnan mo naman, no, kung aaralin mo talaga yung in-assignment mo na yun at di mo papagawa sa mga kuya, ate, nanay at tatay o kung sino pa man na nagbabantay sa'yo, matututo ka. Yun nga lang, pag tinignan mo din, talagang may mababawas dun sa oras na, sa oras mo. Diba? Sa akin, sa palagay ko, ayoko nung no homework bill na to. Kasi kasama yung homework na yon dapat sa pag-aaral ng bata. Na hindi lang sa school ka mag-aaral, kahit sa bahay o kung nasaan ka man, dapat natututo ka pa din. Siguro hindi lang sa homework or pero homework 'tong pinag-uusapan natin ano. 'Yun, basta hindi ako pabor dito. Kayo ba mga katropa? Ano ang say ninyo sa house bill na 'to? Hanggang dito na lang mga tropa 'tong video na 'to. Huwag niyo kalimutan mag-like, share at mag-comment sa video na 'to. Mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. Tapos kung pwede, i-hit nyo yung notification bell para pag nag-upload ako ng video, mapapanood nyo agad ito at manonotify kayo. Ayos ba yun mga tropa? Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-unlad mga tropa. At laging tandaan, lahat tayo may pag-asa. Let's go!